Matapos ang pagdagsa ng tao sa Manila North Cemetery kung saan umabot sa mahigit 1 milyon ang bilang ng mga bumisita, basura naman ang nagkalat sa sementeryo. May ulat on the spot si Tricia Zafra. Tricia? Rafi, base sa huling bilang ng Manila Police, umaabot na ngayon sa 50,000 yung mga taong dumadagsa dito sa Manila North Cemetery para gunitain ang undas. At kasabay nga niyan, Rafi, ay inihinto muna yung paglabas-masok ng mga truck ng basura na naghahakot dito dahil hindi na ito makakadaan sa dami ng tao rito. Pansamantala, yun munang mga kariton na tulak-tulak ng mga taga-MMDA, DPS ng Manila City Local Government at nitong mga tagalinis mismo ng sementeryo yung naghahakot palabas ng basura. Samantala, Rafi, kanina madaling araw nga sinimula wala na yung cleanup sa garbage collection dito sa Manila North Cemetery. Sa kabila ng dilim, di rin na itago ang dami ng basura. Masakit na nga sa mata, masakit pa sa ilong ang naghalong halimuyak ng mga lantang bulaklak at alingasaw ng nabubulok at panis na pagkain. At tila may mga di na nakatiis dahil ang ilang tumpok ng basura sinunog at abunan ng aming abutan. Di nagtagal, puno agad ang mga dalang trash bag ng mga street sweeper ng Maynila at MMDA na alas 5 pa lang na madaling araw nagsimula na magwalis ng kalat. Ang grupong ito nagsusulong ng waste segregation. Pinupulot nila ang pwede pang mapakinabangan upang maibenta at mapondohan ang iba pa nilang programa. Yun nga lang napansin namin sa bawat tumpok ng kalat, may kasaling mga babasahing papel galing sa kanilang grupo. Naninigay tayo ng babasahin para malaman ng mga tao ang kahalagan talaga na kung basta magtapon ng basura. Kaya lang yung hindi naman aming pinaninigay, pinatagtatapon lang din dyan eh. Sayang nga, pero pinupulot din namin yan. Mamaya nga kasi tatapusin namin pulutin yan eh. Wala raw silang napansing basurahan sa loob ng sementeryo pero di raw ito dahilan para magtapon kung saan saan. Kung iaasa din natin sa basura pag umapaw, isang panibagong problema na naman yun. Mas magaling ang tao na talaga yung karoon ng pagkukusa na ang ating mga basura. Kung pwede lang, ibulsa na natin yan. Ayon sa pamunuan ng North Cemetery, ang mga itim na trash bag sa palibot ng sementeryo ang nagsisilbing basurahan dito. Sinubukan na raw nila dati na maglagay ng mga basurahan gawa sa lata pero ninanakaw daw ang mga ito. Yung mga kababayan tayo, di gaman nila no? Pag nadaan na nakita nila, binibit-bit. Magkano ngayon ang pag na binibenta? Magkano ngayon ang kilo? Yun. Hindi naman sa inano ko, marami tayong kababayan ng mga pasaway na ganyan. Bawat vendor din daw ay pinapayuhan na maglagay ng kanilang tapunan kahit plastic. Ang vendor ng shawarma na si Joselito halimbawa, may sariling basurahan. Meron po dyan, maliit lang. Nang tingnan namin, plastic bag ito na itinabi niya sa isang sulok ng kanyang pwesto at itatapon din niya sa mga tumpok ng basura sa sementeryo. Ayon kay Aling Gloria, isa ring vendor ng pagkain sa loob, di raw ipinag-uutos na maglagay sila ng basurahan. Pero nililinis naman daw nila agad ang kanilang paligid. Naglalagay po kami ng lalagyang plastic po para po talaga sa mga talaga pong inuubliga namin po. Tapos saan niyo po nilalagay yung plastic? Ayan po, inaano po namin ito sa grid po namin. Opo. Baliwala naman daw ang mga basurang iyon ayon sa isang street sweeper ng sementeryo na si Mang Reynaldo. Konti lang ngayon, nung nakaraan taon talagang marami. Konti lang ito. Dahil kasi kada ngayon nililinis na namin. Hindi katulad ng mga nakaraang taon na talagang makikita mo basura. Umiikot ang mga lunid. Pero ngayon, tinutumpo ko lang to para isang akot lang. Nagpalabas naman ang kanilang environmental Halloween gimmick ang grupong Eco-Waste Coalition. Sila raw ay mga zombasura, mga zombie na nababalot ng basura dahil sa pagkakalat ng mga taong nagpupunta sa sementeryo. Hindi nila maiwasan dahil sila mga tamad. Hindi nila ginagawa sa kanilang bahay. Dapat ginagawa nila dahil sila rin ang naaapektuhan pag bumabagyo. Pagsikat ng araw, maaliwalas na ulit sa paningin ang bagong linis na sementeryo. Rafi, nananatili pa rin hanggang sa mga oras na ito yung mahigayong 200 atauhan mula sa PNP na tinitiyak ang seguridad dito sa Manila North Cemetery kasama yung mahigit 1,000 mga augmentation force nila no, sa iba't ibang mga NGO at galing din sa mga barangay para tiyakin yung katiwasayan ng paggunita ng undas ng mga kababayan natin dito. Ipinasara na rin, Rafi, itong bahagi ng Blumen Street sa tapat ng Manila North Cemetery sa mga public utility vehicles.
tanging mga private vehicles lamang yung pupwedeng dumaan dyan sa kahabaan ng Blooming Street na yan sa tapat ng Manila North Cemetery, pero maaari lamang sila mag-drop off ng kanilang mga pasahero at hindi rin maaaring pumarada o magtagal sa area na yan. Kaya sa mga oras na ito, para na lamang po sa mga kababayan natin on foot itong area na ito ng kalye ng Blooming Street. Raffy? Okay, maraming salamat, Tricia Zafra. Balik muna sa isa studio, Maris.